Good morning mga kaibigan, mga kabilyard. Welcome to Sports Hub Reaction and Commentary Videos. For today's reaction video, pag-usapan natin itong laban ni Efren Reyes versus kay George Sanssouci dito sa 2001. But if we can have a look at his opponent, I think the wrong invitation went out to this guy. I think he thought he was going to some kind of wedding, but I've got a feeling that the tux might be preparatory to a funeral because he's up against the world champion of 2 years ago, a legend, the magician Efren Reyes. Mind you know. So si Efren Reyes at si Sanssouci ay maglalaban para sa championship match. At makita natin dito si Sanssouci ang nanalo sa lag. So si Sanssouci ay isa sa pinakamapopormang billiard player, no. Nakita nyo naman ang kanyang kasuotan dito ay parang makikipagburol na itong si Sanssouci. Dahil sabi nga ng announcer, kakalabanin niya ang isang pinakamagaling na world champion sa larangan ng pool and billiard. So si Efren Reyes versus George Sanssouci. Ito yung isa sa mga pinakaabangan na laban ni Efren Reyes. Nakita nyo naman yung break nitong si Sanssouci. Ang lupit ng break niya, pati yung tako na nababaloktot niya sa kanyang pagbe-break. Ganyan kalupit itong si Sanssouci. Meron siyang available shot dito sa one ball at mukhang nakita niya itong possible combination sa 9 ball. Nakita niya po yung 2 ball to 9 ball combination. Minamadali niya itong si Efren Reyes. At talagang gusto niyang i-combine kaagad itong 9 ball sa corner pocket. Pasok ang 9 ball at score kaagad dito si Sanssouci, no. Ito ay 9 ball race to 5. At naka-score na kaagad si Sanssouci wala pang 10 minutes. So malupit, magaling at mahusay itong si Sanssouci ng taga USA. Race to 5, 1-0 na kaagad si Sanssouci dito. Winner's break ang laban ni Sanssouci at saka ni Efren Reyes, kaya babalik sa table si Sanssouci para mag-break sa second rack. Nakita nyo naman po ang pormahan nitong si Sanssouci, no. Naka-tuxedo pa siya at talagang mukhang mag-a-apply siya dito sa wedding ceremony. So back to table si Sanssouci, nag-break na naman na muntik pang mabali yung tako niya sa kakalakas ng break. Ngunit dry break dito si Sanssouci at walang pumasok na bola kahit isa. So open table para kang Reyes itong break ni Sanssouci. One ball pwedeng i-combination sa two ball doon sa corner pocket or pwedeng mag-play safe or mag-bank shot si Reyes. So nag-bank shot si Reyes, open pa rin ang table sa kanya doon sa two ball sa corner pocket. Sakto pa rin ang ball preparation ni Reyes.
aiming sa 4 balls sa corner pocket. Walang kahirap-hirap yung tira ni Reyes na yon. At ito next object ball, 5 ball dito rin sa tabi ng corner pocket. Na-break pa ni Reyes yung 7 ball, no? At mukhang long shot at thin cut itong ball number 6. Tingnan natin kung magawan paraan ito ni Reyes. Napakahusay talaga ni Reyes. At eksaktong-eksakto pa sa preparation sa side or sa corner pocket. Mukhang isa side ni Reyes. Pinakitaan na kagad ni Reyes dito ang kalaban niya, no? Mukhang intimidation ang ginawa ni Reyes dito sa mga tira niya, na hindi pwedeng magkamali si Sanssouci dahil uubusin ni Reyes ang bola. Rack number 2 ibigay natin kay Reyes. Tied up ang score natin. Si Reyes ang magbe-break sa rack number 3. May pumasok na bola kaagad, no? Isa sa side pocket at isa sa corner pocket. At may tira sa ball number 2 pero walang possible pocket maliban sa combination. So 2 to 4 combination pwedeng gawin dito ni Efren Reyes. Nag-bang shot si Reyes at hindi pumasok. Open ang table ngayon para dito kay Sanssouci. Si Boy Tuxedo ang titira. Iniispatan niya itong ball number 2. No? Tinitingnan niya kung kaya niyang pinahin itong ball number 2. Si Boy Tuxedo ay isa rin sa pinakamagaling na pool player dito sa US. Yun lang, napasobra yung kanyang pina. At na-open pa rin ang table dito kay Reyes. Si Reyes naman ang pipina dito sa ball number 2. So pakitaan mo nga ito, Efren Reyes, at para si Boy Tuxedo maniwala sa iyo na ikaw talaga ang pinakamagaling sa larangan ng pool billiard, lalo na sa mga tin shot. Ganon din, hindi pumasok ang tira ni Efren Reyes. At open pa rin ang table dito kay Sanssouci. So mukhang nagtatantsahan pa sila dito, no? At nagbibigay sila ng puwang para sa isa't isa. At kumukuha ng ball preparation and positioning itong si Sanssouci after ng 2 ball. Mukhang very confident itong si George, no? Ganun pa man, hindi na naman pumasok. At mukhang open pa rin ang table dito kay Efren Reyes sa corner pocket. Ito si Reyes naman ulit ang titira. Dito hindi na talaga pinagbigyan ni Reyes.
nag-play safe muna si Reyes dahil alanganin yung cue ball. May possible shot si San Susi pero mukhang nahirapan siya dito sa pocketing. Mahusay yung kanyang play safe no dito si San Susi at mapipilitan si Reyes na gumante. Naitago ni San Susi ang cue ball sa likod ng 6 ball. Ganon din, naitago rin ni Reyes ng konti sa likuran naman ng 6 ng 5 ball. Si Efren Reyes ay number 4 na sa ranking dito sa category B no ng World Championship na ito. At mukhang malalaglag din dito si San Susi kapag natalo siya. Naipasok ni San Susi yung bola sa corner pocket. Mahusay. Mukhang nagpakitang gilas dito si San Susi no at aiming siya ngayon dito sa ball number 4. At magaling din sa pinahan itong si San Susi. Nice pocket shot at mukhang magko-combination siya dito sa 6 to 7 ball. Pasok at maganda ang ball positioning niya para dito sa next object, itong 6 ball. Mahusay, muntik ng next object ball is 8 ball. Magaling din ang ball positioning dito ni San Susi no. Diretso dito sa corner pocket. Yun, malaking pagkakamali nito ni San Susi no. Sumablay dito sa tira at take advantage, manipis ang tira ni San Susi. Mukhang kinabahan siya dito sa tira na ito. Hindi makapaniwala. At yun nga, napina ni Reyes, take advantage si Reyes doon, na steal niya itong rack na ito kay San Susi. 2-1 ang score natin, guys. Si Reyes pa rin ang magbe-break ngayon sa rack number 4. May pumasok na bola sa corner pocket at mukhang open itong 1 ball. Pumasok ang ball number 4. At kinaliwa pa ni Reyes itong ball number 1. Mahusay talaga si Reyes. Nagpapakitang gilas na dito si Reyes. At combination sa 2-3. Nakita kagad ito ni Reyes. Nice combination. At mukhang pipinahin ni Reyes itong ball number 2. Sinipat niya itong kanyang kwelyo. Napina ni Reyes ang lupit.
kontrolado ni Reyes ang sitwasyon at nakita niya itong ball 5 sa corner pocket. Nakita ninyo yung focus ni Efren Reyes dito dahil ito nga ay race to 5 lang at ang score natin ay 2-1. Ang lupit ng pagkakat ni Reyes doon sa 6 ball na yon. Next object is 7 ball. Ito sa isang siglap, mukhang natauhan na dito si George Sanssouci na ang kalaban niya talaga isang world pool player. At nakita niyo yung ball positioning ni Reyes. At sa isang saglip ay nag 3-1 ang score, no, race to 5. Mukhang kinakabahan na dito si George Sanssouci. Ito na, nag-iisip na siya kung bakit niya nagawa yung mali na yon. Breaking dito si Reyes ulit sa rack number 5. May pumasok na dalawang bola ulit sa corner pocket at saka sa side pocket. Ito, nakatutok pa rin yung ball number 1, no? At maganda ang posisyon ng ball number 2. So, ball number 2 sa side pocket. Pasok. Ball number 3. Ang ganda ng rotation ni Reyes sa cue ball. Napakahusay ng ball control ni Reyes dito, no? Makikita ninyo yung pagka professional pool player dito ni Reyes. Kalmante, relax lang, nakafocus sa kanyang tira. At sinisipat niya mabuti yung next object ball niya. Konting draw shot. Ang lupit nung side pocket na yon, guys, no? Kalmanting kalmante si Reyes at ito nga last 3 ball ni Reyes. Bawal na bawal talagang magkakamali dito sa laro na ito dahil ito ay race to 5 lang at sa ganun kabilis na sitwasyon makita natin dito na 3-1 ang score at si Reyes pa rin ang nasa table. Ito mukhang magpo-4-1 na, no? Mauuna sa heel itong si Reyes. Ito na ang bangungot ni George Sanssouci. 4-1 ang score natin, guys. Si Reyes pa rin ang magbe-break sa last rack. Mukhang binabangungot na dito sa lagay ni ano at mag-a-attend na ng funeral service itong si George Sanssouci. Nagkaroon ng pagkakataon dito si Sanssouci. Mukhang walang pumasok dito sa kanyang break. Back to table si George Sanssouci at ito na sigurado yung pinakahuling chance niya. Dapat gumawa na ng paraan si Sanssouci dito bago mahuli ang lahat. Maganda ang pinapakita niya dito sa ball number 2 at sana hindi siya pwedeng magkamali dito. Mukhang nag-seryoso na dito si George Sanssouci at
pilit niyang hahabol dito sa score. Mahusay yung kanyang pagkakat doon sa ball number 3. Next object is ball number 4. Mukhang natauhan na talaga dito si San Susi na hindi niya pwedeng i-take for granted itong kalaban niya na si Efren Reyes. Sa isang saglip guys, no, 4-1 ang score. Hindi ka ba naman kakabahan dito? Mukhang determinado itong si San Susi na ipanalo niya itong rack na ito. Ang lupit ng tira doon ni San Susi. Mukhang na-flock niya yung tira na yun, no? Hindi niya sinasadya. Yun, pumipiling-piling siya. Hindi niya sinasadyang bang shot niya yun, no? Talagang ang tansya niya doon, pumasok doon sa corner pocket at mukhang na-flock niya. Ito, pangiti-ngiti si Reyes. Nagkaroon tuloy ng magandang tira si San Susi doon sa kanyang pagkaka-flock na yon. Sa sobrang nervyos, na-flock ni San Susi yung ball number 5. At nagkaroon ng magandang ball positioning si San Susi sa 8 ball. Nice pocket shot at mukhang 9 ball sa corner pocket ulit. Baka magkamali siya dito. Sinugurado na ni San Susi at naipasok yung ball number 9. 4-2 ang score natin. Si San Susi pa rin ang magbe-break sa rack number 7. By the way guys, huwag niyong kalimutin mag-subscribe para meron pa tayong mga ibang reaction video at ganahan tayo sa paggawa ng reaction video dito kay Efren Reyes. Sineset ng referee itong rack number 7 para kay San Susi. Siya ang magbe-break dito sa rack number 7. Pasok yung ball number 2 sa corner pocket. Mukhang nakatago itong ball number 1, no, sa likuran ng ball number 3. So tingnan natin kung magawa ng paraan nito ni San Susi. Mukhang nag-push dito si San Susi at tingnan natin kung iti-take ni Reyes. Ito, mukhang hindi tumayo si Efren Reyes at binalik niya kay San Susi yung floor at kumuha ng jump cue itong si San Susi. So relax lang dito si Reyes at tingnan natin kung anong kayang gawin ni San Susi dito sa jump cue na ito. Sablay si San Susi, muntik pumasa pero sablay. At ito nga, may possible shot si Reyes sa 1 ball pero walang possible pocket. Pwedeng pinahin sa side pocket pero medyo mahirap ito. Ano kaya ang gagawin dito ni Reyes? Pwede sa side pocket.
or pwede rin siyang mag-play safe. Sumobra yung tin cut ni Reyes, no? Open ang table ngayon kay San Susi. Ito, medyo napangiti si Reyes. At makita natin dito na sobrahan ng pina, no? Itong ball number 1 sa side pocket. Ganun pa man, tumago itong one ball sa likuran ng 4 ball. Tingnan natin ang gagawin niya. Mag-kick shot. Muntik ng makarambola ni San Susi yun. At ito, open ang table kay Reyes. Pwedeng magkarambola, pwedeng mag-play safe. Sablay doon si Reyes. Nag-clip hanging dito sa corner pocket itong one ball. May possible pocket si San Susi. Cushion first. Maganda yung pagkakatira doon ni San Susi at mayroon siyang ball positioning dito sa ball number 3. So hindi na pwedeng magkamali dito si San Susi kasi isang pagkakamali niya dito pwedeng ubusin na ni Efren Reyes itong table, no? Itong mga remaining na bola. Mukhang nagseryoso na dito si Tuxedo Boy. Meron tayong dalawang cluster ball dito. Sa ibaba at saka doon sa bandang gilid. Ang ganda ng pagkaka-position niya at saka eksakto yung sinabi dito ng commentator sa kanyang comment. Magko-combination siya dito sa 5-6. Good shot. Mukhang malakas lang ang tira dito ni San Susi, no? At another combination or pasusuotin niya dito sa pagitan ng 7. So, huling tira ito ni San Susi. Kung magkamali siya dito, ubos talaga ang bola. Bawal magkamali. Tingnan natin kung gagawa ng paraan ni San Susi itong 5. Mukhang nag-play safe dito, mahusay. Naitago ng konti ni San Susi yung cue ball sa likuran ng 7 ball, no? Kick shot si Reyes sa 5. Tinamaan ni Reyes. Ang lupit sa kick shot talaga. Ito, naka-play safe pa si Reyes. Yan talaga ang tinatawag na the magician.
eksaktong eksakto, no? Ito tinatawanan ni Reyes at mukhang napangiti dito si San Susi. Problematic ulit si San Susi dahil dito sa play safe ni Efren Reyes. Remember, ang score natin dito ay 5-2. This is only a race to 5 match. So, huling tira ni San Susi, tingnan natin kung makaka-pull off siya dito. Nag-bank shot si San Susi, mukhang sumablay. At may possible shot na ngayon si Efren Reyes. Ito na yung sinasabi natin. Isang pagkakamali ni San Susi, mukhang may possible pocket ba? Nakaharang itong 8 ball. Ang lupit ng bank shot doon. Ito na. Kinabahan na si San Susi. Nag-posture na siya ng malupit. Yan ang sinasabi natin na huwag magkakamali dito si San Susi. Uubusin talaga ni Reyes ang bola. Ito na yung sinasabi natin. Kawawang tuxedo boy, no? Wala tayong magawa dahil sa sobrang galing ni Reyes. At ito na ang nangyari sa kapalaran niya. Mukhang panalo na dito si Reyes. Last ball. Panalo si Reyes sa laro na ito, 5-2. Congratulations, Efren Reyes. Kinamayan siya ni Tuxedo Boy. At thank you for watching. See you on my next video.